Hello mga kababayan. So guys, nakita na natin ang finished product ng video, no? Yung pulburon video na pinagmamalaki nila, pinananakot nila for the longest time, no? Ito na, na kumbaga man sa project, no, na hindi nila maipasa-pasa dati o hindi nila maipakita, no? Dahil sila mismo kaya hindi nila maipakita. Alam nila na mahalatang fake. Kumbaga man siguro dati medyo masyadong halata pa. Tapos nitong parang sinasabi nila na, ito malapit-lapit na sa itsura ng presidente, pwede na yan. Itinaumpa nila sa SONA. Tapos guys, ito pinalabas nila dun sa isang maisog rally nila sa US. So, kumbaga man, dun nila pinakita, no? Pero alam nyo guys, tayo mismo sa sarili nating matawag tayong padaya. Kasi alam naman natin na fake. Ako ang nakita kong pagka-fake, yung ano siya eh, tama ang ano, yung sa DICT, no? Yung Department of Information and Communications Technology, na sinabi nila na binerify nila kung totoo ba to, tapos sabi nga nila fake to. So guys, ang masasabi ko, nakita ko kasi yung ano, sa akin to ha, yung pisngi, matambok, di ba? Tapos yung kulay ng kamay, maputi. Tapos walang ano, alam niyo yung laugh line, no? Hindi ganun ang laugh line ni ano eh, President BBM. Sa kanya, medyo ano, prominent yung laugh line niya. Dito hindi eh, parang matambok. At tama, parang isang Koreano to. So guys, sa panahon ngayon na meron na tayong AI, no? Yung artificial intelligence, no? Na maski nga yung sa mga TikTok, di ba? O kaya yung mga picture mo, pwedeng nagsasalita ka, o kaya yung kahit relatives mo na patay na, pwedeng ma-video mo pa na parang kumakanta-kanta. So, marami na ang ano ha, kayang gawin ngayon ang artificial intelligence. At ito na nga, kumbaga siguro nag-hire sila ng pwedeng gagawa nito, nagbayad sila, tapos kada submit, nire-reject nila kasi pangit. Tapos eventually ito, parang sa tingin nila malapit-lapit na sa katotohanan, prinisinta na sa atin. Pero alam nyo guys, wala naman dating sa ano, mamayang Pilipino, no? Kasi alam naman nila na fake. Kahit naman hindi, kung hindi ka naman talaga galit kay ano, Presidente Marcos, no? At hindi mo dadayain yung paningin mo, no? Masasabi mong fake. Pera na lang kung gago ka, katulad ng mga gumawa nito, na alam naman nilang hindi totoo, nagawa-gawa lang nila to, nanloloko ng mga tao at prinisinta pa to para siraan lang ang pangulo natin, no? At mga walang hiya, dun pa prinisinta o prinisent, no? Yung unang pinalabas, no? Sa US, kung saan walang jurisdiction ang Pilipinas, no? Kumbaga, takot din sila sa kaso. Kaya doon nila pinalabas na unang-una at ang gusto nila, yung mga nakapanood, yung video na lang yon from the screen, tapos sila na magpakalat, diba? Para nasa gayon yung ano, liability, diba? Accountability, maligtas yung mga pinakakapural ng katarantaduhang ito. So, ang inaasahan nila, in-expect nila na magwawala ang bayan, dahil lang presidente ay addict, sumisinghot ng ano, ng cocaine. Ganun, di ba? Parang cocaine naman talaga yun, di ba? Na gusto nila ipahiwating. Kaya nga, cocaine eh. Kasi sa cocaine, yung ano nila, kanilang mascot dun sa maisog rally nila, di ba? Hindi na ganap, di nangyari, walang mga pag-aal sa ambayan. Kasi guys, hindi naman maloko ang taong bayan, no? So, alam naman natin to. Ang inaasahan kasi nila, magwawala tayo hanggang sa ma-achieve nila yung goal nila. Tayo magwala, pilitin na umanot sa kalye, mag-rally na, pilitin na bumaba ang presidente, no? At syempre, ang gusto nila ipalit, yung manok nila, si Vice President Sara Duterte. Mas nakakatakot si ano, Vice President Sara Duterte dahil ibebenta ang buong Pilipinas niya sa China. Hindi nga makapagsalita against China eh, para ipagtanggol tayo itong mga nagpro-protect sa West Philippine Sea natin, di ba? Paano pa pag naging presidente yan? Itong ang tatay niya,
lahat ng halos ng mga Chinese pinapasok na dito, no? Kulang na lang gusto, eh, kubkubi na tayo ng mga ano, Chinese dito. Halos bawat lungsod, ang dami ng mga Chinese, guys. Magugulat na lang tayo pagbiglang, ano yan, parang full bloom na talagang, ano, makikita mo na napakarami na nila sa kalsada. Ngayon kasi, nagtatago pa sila, hindi pa sila masyadong visible sa lansangan kasi nga, sila ay masisita. Pero eventually, guys, ano rin niya, malalantad na napakarami ng Chinese dito. So, ayun, yun ba gusto nyo? Yung anak nung tatay, na isa lang ang kaisipan, no? Na ibenta tayo sa mga Chinese, di ba? At kaya lang naman sila nagwawala na ganyan, no? Kasi may sarili-sarili silang agenda. Oh, etong si Attorney Vic Rodriguez, hindi nga lang, kumbaga man, hindi nabigay yung pwesto sa kanya na gusto niya, yung create niya, di ba, na pwesto. Hindi na-aprobahan kasi sinangguni kay, legal advisor Juan Ponce Enrile, na ayun na nga, ayun yung pinapropose niya na pwesto niya, no? Pati yung mga authorities na ano, nakapaloob dito, powers and authorities, di ba? Hindi inaprubahan. So, ayan, kumalas siya. O baka hindi siya kumalas, inalis siya, di ba? O tapos si ano, Attorney Glenn Chong, hindi nabigyan ng pwesto, o baka binibigyan ng pwesto, hindi niya bet. O edi kasama na doon si Vice President Sara Duterte, na kating-kating na dahil ang gusto naman talaga niya magpresidente siya. Pero inip na. Kaya walang hiyarin eh, no, di ba? Itong mag-ama na to, itong si Digong, kasi at saka si Vice President Sara Duterte, gusto talaga nilang mag-ama na ang upong presidente si Vice President Sara Duterte. Pero hindi nila maintay na sa ano pa 2028 pa mangyari 'yon. At ano, syempre as time goes by, bumabantot na pangalan nila. So ang gusto nila, parang yung style ni ano, dating presidente Gloria Macapagal Arroyo, na naging ano 3 years lang tong si ano, President Estrada. Pero yung pangyayari naman na 'yon, dahil naman sa may ginawang kalokohan din si President Estrada, 'di ba? Yung tungkol dun sa huweteng-weteng, 'di ba? So kaya lang naman naging ano, hindi niya natapos yung termino niya. Ibig sabihin, wala kinalaman si Vice President, ay si President Gloria Macapagal Arroyo na dating Vice President niya, no, ni Estrada, no? Wala kinalaman naman doon kung saan naman taong bayan ang umayaw kay Presidente Estrada. Pero, ang sinasabi ko, naging half term lang. Halos naka 3 years na si, ano, President Estrada, pinalitan ng Vice President niya. So, parang ito yung landas na gustong tunguhin ni ano Vice President Sara Duterte na mapaalis si President BBM, na hindi matapos ang termino, na sa gayon siya yung legit na papalit, di ba? Ayon nga sa kanya, ano, inappoint na niya sarili niya bilang designated survivor. So marami sila, si Maharlika, na ano, ang dami katsyang-katsyang, tapos siguro si Maharlika kasi lagi yung may nakahanda na panira sa gobyerno eh. Siguro kasi parang na-feel niya, kailangan niya alagaan yung vlog niya, na ito ang gusto ng tao sa kanya. So yung sahod niya sa YouTube, para tumaas yung mga nakakagalit sa presidente. Wala namang, hindi kasi pwede guys, alam nyo, no? Gaano man kasama sa pananaw mo si President Marcos, halimbawa, hindi pwedeng, ano, wala siyang nagawang kabutihan na masasabi mo rin, di ba? So, kumbaga man, si Maharlika, lahat patulig sa, di ba? Kumbaga man, parang hindi na believable. Kasi kahit wala talagang ano eh, yung sinasabi mong absolute. Absolute na mabait, absolute na masama. So, guys, so, ang gusto ko lang, ang end lang nito, maparusahan yung mga gumawa nito. Yung sila, ano, sana, makasuhan. Nang sa gayon matigil to. Kasi alam nyo, ang pinakamahinang part dito sa administrasyong Marcos, no? Yung justice. Kasi biruin nyo ha, yung mga ano, matataas na tao na ano, may kaso, hindi talaga nila mahanap-hanap, hindi nila mahuli, kagaya ni Bantag at saka, ito si Bantag, milyonaryo talaga, multimillionaire na yan ha.
Tapos ito pa si Kim Buloy, baka bilyon na pera niyan. Mga hindi nila mahuli-huli. Tapos itong kagaya ni, itong si General Macañas, di ba? Kahit na ang dahil pinapakalat na fake news, parang hindi naman talaga inaasikaso yung pagdemanda dito. So, kumbaga man, yung mga naninira sa gobyerno, nawiwili. Kasi hindi naman talaga sila pinagtutuunan ng pansin para bigyan ng kaprusahan, panagutin doon sa mga ginawa nila. Bali, kaya rin dumadami ang ganito sa gobyerno. Nasa kanila na rin eh. Hindi nila inaasikaso, hindi nila binibring to justice. Yung mga masasamang tao na gumagawa ng katulad nito. Ang sa akin lang, sana maparusahan din eventually yung mga ganitong tao, no? Na sino ba ang kapural nito? Pero yung mga nagpalabas nito, yung mga nandiyan, no? Sana maparusahan. Sa gayon, mag-isip-isip din sila next time kung ano yung mga masasama nilang gagawin dahil eventually isipin nila baka malagot sila. Ang sa akin lang, okay lang sana kung magpalabas ng video, no? Hindi mo masama yung kung totoo. Kasi parang kung totoo to, ina-alerto lang talaga tayo na ganito ang presidente natin. Ang pinag-uusapan kasi yung video na pinalabas ay fake, no? Kung totoo yun talaga nag-aklasa ng mga tao, di ba? Pero kasi halatang-halatang fake. So, kung dapat ang sasabihin lang ng mga bagay, mga hinaing sa gamitin tong social media, yung mga katotohanan lang, hindi yung mga ganitong mapanira lang na akala makakapasa, pero eventually nahalata na fake pala. So, ayun lang guys, dito na lang ako and blessings! Blessings everyone! Bye!